Ma'am. Oh. Ano ginagawa niyo dito? Di ba suspended kayo? Hinihintay ka talaga namin. Bakit? Eh, ma'am, kinausap na po kami ni Hepe. Baka tutuluyan na raw po yung pagtanggal sa amin sa trabaho. Dahil sunod-sunod na nga raw yung offense namin. Ayun naman pala eh. Alam niyo nang marami na kayong kaso eh. Ba't dinadagdagan niyo pa yung gulo? Eh, ma'am, maawa naman po kayo sa amin. May pamilya po kami, lalo na po ako. May apat po akong anak, maliliit pa. Ayun na nga eh. Bahala na. Tingnan ko kung ano magagawa ko. Kakausapin ko si Hepe. Ma'am, sadali lang po. Teka. Bakit parang nagmamatigas pa kayo? Nakikiusap mo kami na maayos ah. Hindi ako nagmamatigas, Delgado. Pero sana alam nyo na meron tayong prosesong sinusundan. At alam mo yun, di ba? Tsaka ma'am, wala naman kami kinalaman dun sa nakawan ng 10 sako ng semento eh. Tingnan mo na. Paano mong nalaman na 10 sako? Eh, wala naman akong pinagsabihan nun. Confidential report yun. Well, according kasi sa initial findings ko, may baraho ang puso niyo. Dok, anong gamot ang pwede kong inumin? Sa ngayon po, kailangan niyo muna mag-angiogram. Angiogram, ito po yung procedure na ginagawa natin para makita yung mga ugat na may para. Pagkain na po yung angioplasty, mas okay po para diretso nating tanggalin yung para sa ugat. Eh, magkano yun, Doc? Siguro mga 300,000. Pero depende po yun sa mga kailangan ninyo. Pag hindi po kayang i-angioplasty, bypass operation na ho. Nako. Narinig ko na ho yun, Doc. Mahal ho nun. Eh, ganun ho talaga, Mang Victor. Kaya kailangan nyo pong pag-isipan ng mabuti yan. O, ganito na lang ho. Next week, bumalik kayo dito para matignan ko ulit kayo. For now, ituloy nyo lang po yung pag-inom ng mga gamot. Alam nyo, mabuti pa. Ngayon na, kausapin na natin si Hepe. Baka bumaba pa yung sintensya nyo. Halika na. Ma'am, sandali lang po. Baka pwede naman po natin pag-usapan. Bibigyan na lang po namin kayo. Tingnan mo na. Ikaw talaga, Delgado. Susuhulan mo pa ako. Dinadagdagan mo pa yung kaso mo eh. Tutulungan na nga eh. Halina kayo. Kausapin na natin si Hepe. Ma'am. Fernandez! Anong nangyari? Pag-tripan mo yata si Mamang eh. Wala akong nakakita. Alam na ba ni Victor? Kanina pa po siya tinatawagan ng mga pulis pero cannot be reached kaya sa akin na po tumawag. Sabi ko ni Kelvin na malengke. Ang dignidad di agad mapapawi. Lord, balatan niyo na po sa akin to. Masyado po kayong bilib sa akin. Huwag naman po. Hindi ko na po to kaya. Mamay, pakibulong naman sa Diyos, oh. Tama na. Akota na kami, May. Salamat sa inyo, guys, ha? Sobrang laking tulong nito. Sana maging successful operation ng mami mo, Kuya Kelbs. Pagtulong-tulungan natin to, Kuya. Kung gusto mo, kayo muna ni Jamie ang babantay para mapagpahingayan Tito Vic. And ako na lang din gagawa ng packed breakfast natin tomorrow. Sarap talaga ng may kapatid. Hindi ko kakayanin to nung wala kayo. Ooperahan na ba siya? Hintayin muna daw maging stable yung vital signs niya bago siya operahan. Eh, siguro naman, sasagutin ng company niya yung hospital bills. Bibigay daw sila. Pero hindi nila sasagutin lahat kasi
Wala naman daw kasing kinalaman sa trabaho niya yung nangyari. Gagawin ko ng paraan. Kailangan mabuhay ng asawa mo. Oh, bakit? Pinakabagal lang ako.